What's up, LNS fam? Manuel here, and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today, guys, ang discussion natin is all about the episode 8 of The Last Dance. Let's go! Okay, guys, so ito, babalik na naman kaming tatlo. This time, it's for the episode 8. So, ngayon, last time, si Sean yung pinalead natin dun sa video na ngayon. This time, si Marches naman. So, Marches, take it away. Hello, guys. Ayan. So, ito, episode 8. Ang nangyari, this is the episode where MJ came back from retirement. And chronological order ng na nangyari during this episode is good thing may nagkaroon na parang strike sa baseball. Mm-hmm. So which leads nag-boycott rin si MJ. Ayaw niya maglaro without the starting players. So he stopped playing baseball. So nangyari, siyempre naghahanap yan ng competitive drive eh. Mm-hmm. So what he did was nag-breakfast siya with BJ Armstrong. And eventually, nag-basketball sila. Bumalik yung love niya for the game. And nangyari yung pag-comeback niya sa NBA this season was, the first thing that I noticed was yung baliktad yung shorts niya. Tapos he was wearing number 45. Yun. Tapos, with the season, and dito yung natalo sila sa Orlando Magic team ko. Tuwang-tuwa ako this season. Pero ito yung sabi nila na lowest point ng career ni MJ kasi first time niya natalo sa playoffs na during his prime na, not including yung before the championships. And nangyari this, with this episode is yung Space Jam, nagkaroon ng Jordan Dome doon sa studio na nag-shoot. Oh, yung studio. And parang naging way rin to na maging condition siya at saka makilala niya yung mga newer players na hindi pa niya nakakalaban. And of course, the comeback season after that, the 72-10 season, of course, Jordan 11, the greatest sneaker of all time according to ESPN. The reviews. Sino ba nag-release nun? Sorry. Si ESPN. Si Sean gumawa ng video nun eh, di ba? Sean? Paano namin yung episode ko nun? Oh, nakita ko na. Yes, yun. With the championship with the Sonics. Yun. Dun, sa so, natapos, guys, saan ba natapos yun? Dun ba natapos yun sa championship ng Sonics? And then, wala lang, ano ba next nun? Hmm. Yun na, no? Championship with the Sonics. Dun na nag-end eh. Tapos, that was dun sa parang past, tapos dun sa Last Dance era, parang ano naman, nasa, parang nandun siya sa Pacers na eh, yung next. Next step na. Parang next step na. Oh. Mag-face na si, ano, Pacers. Eastern Conference Finals yun, diba? Eastern Conference Finals. Yun. Pacers. Ayun. Ayan. So, Manuel, lunahin kita with this episode 8. Ano yung pinaka-memorable moments mo with this episode 8? Ako yung ano, yung sa Space Jam, di ba? Yung shooting niya ng Space Jam, na in-invite niya yung mga NBA players, di ba? Tapos naglalaro sila habang nagbe-break siya. Break sa shooting, basketball. So parang may interview nga dito si Reggie Miller na parang ano ba tong tao to? Vampire ba to? Kasi parang maglalaro kayo ng ano, tapos 9 o'clock, 10 o'clock in the evening, naglalaro pa kami. Tapos kinabukasan, call time niya is 6 o'clock, 7 o'clock. So parang paano nakakuha ng energy to? Diba? Shooting whole day, tapos basketball in between nung shoot. Diba? Parang yun, isa yun. Tapos dito sa ano na to, isa pang ano ko, yung suntukan nila ni Steve Kerr. Kasi dito talaga, step by step, kwento ni MJ kung paano nangyari. Kasi parang alam natin na inupakan niya si Steve Kerr. Pero hindi naman natin talaga alam kung ano ba yung nangyari, no? So may detalye, no? Dinitalye talaga ni Jordan na parang ang start right, na right. Ikwento ko lang rin, no? Parang nagsimula daw yan ni Steve Kerr yung bantay niya. Tapos si Phil Jackson daw may kasalanan ng lahat kasi parang konting dikit-dikit lang niya kay pinipituhan, tiki-tak fouls daw. Para yan tawag ng foul sa kanya. So, parang naiinis siya. Ginawa niya, hinard foul niya si Steve Kerr. So, pag hard foul niya kay Steve Kerr, sabi niya,
Now that's a foul. Ginano niya si ano si Phil Jackson, si Steve Kerr palaban. Hindi siya talagang ano, pumaul din siya ng mga malulupit, tas yun na, nagkainitan na sila. Inupakan ni MJ. Binanatan niya kaagad sa mata daw. Tapos pinunod out pala siya sa practice ni Phil Jackson to ni Ate. Eh ako, kung alam niyo, ako hindi ko alam to na pinaalis pala siya sa practice. Oh, pinaalis pala siya. Tapos nag-usap nga sila na ni Phil Jackson and na-realize niya yung mali niya, and at that moment tinawagan niya kaagad si Steve Kerr. Tapos dito nga pinakita, sinabi ni Steve Kerr na parang medyo weird daw yung situation kasi nakaupakan lang nila, tapos bilang nagkukwentuhan sila man to man, tapos nag-apologize nga daw si MJ. And like Steve Kerr said, na parang that was the greatest thing that ever happened sa relationship nila dalawa ni Michael Jordan, kasi kung hindi daw nangyari yun, maaaring iba yung kinalabasan. So after that, he was like parang we go to war together, parang magkasama tayo kasi nga parehas tayong palaban. Yun yung talagang pinaka biggest kung ano takeaway. Ikaw, Sean, ano yung with this season, yung comeback niya, ano yung naalala mo pa yung feeling na yung pagbalik niya, pag-return niya sa NBA? Yes, kahit 3 years old pa lang ako noon, tanda-tanda pa yung feeling na first game back, kumamada ng 15 points yata yun, wearing the number 45 against the Pacers. Sabi ko, 15 points, not bad. May kalawang kape, pero kumamada ka ng 15, very important pa ang role mo sa team, still very relevant and valuable. Hindi ka nag 2 points, 3 points, hindi ka naging parang batang saring kit-kit. A few games after that, MSG, he dropped, ilan ba? 53 against 55, the Knicks? Double nickel. 55, double nickel game. Oh. Sabi ko, hayop to. Ang tindi. Pinagpaglang yung kalawang, andito na siya. So, sabi ko, ang galing pa rin ni Jordan. Pero, nung natalo sila ng Orlando, na naka-Jordan 11 siya, naisip ko, hindi pa kaya. Halo-halo eh. But watching the episode, naisip ko na, sana nanalo na lang. Pero, baka gulpin din sila nila Olajuwon sa finals eh. So, baka hindi rin. But my takeaway here is that greatness is always there. Medyo may kulang ka lang sa skill na hinahasa mo pa, pero the willingness to be on top is always there. At ito, unang pelikula ni Jordan, Space Jam, very successful. May CD ako noon, yung soundtrack, ganda ng mga kanta doon, may mga R. Kelly. Malupit talaga. Ang dami nga mga NBA players na ang nagdala doon sa Space Jam na yun is the soundtrack. Kasi malupit yung soundtrack na yun eh. Andun pa yung mga Basketball Jones. CD, no? Basta, may CD. Nagasgas yun. Alam ko pa yung cover nun. So, Stardom, Larger Than Life. Yung na daddy ko eh. Ayoko na. 3 years old ka rin nun. Tapos ito, Championship versus Sonics. Dito ko na-realize na ang husay ni Rodman Mangasar, si Frank Brikowski. Tangaya, walang laki, pero wala, parang padir si Rodman eh. So, ayun ang mga takeaways ko. I was taken back and very satisfying itong episode 8. Meron na dinadagdag, guys. Time out lang, may dadagdag ako dito pala sa episode 8 na to, no. Malaking bagay dito yung part kasi ni Tim Grover. Ito yung conditioning tsaka yung trainer ni Michael Jordan, no. Kasi looking back dun sa episode 7, sinabi niya doon na yung mga muscles na yung train ni MJ, ibang muscles na it would parang ginamit niya, it will detract or ano, para papababain niya yung pang-basketball body mo para maging baseball player ka. So parang yung galing ni MJ na parang from NBA from basketball naging baseball, tapos for the last parang 1.5 years ginagawa niya pang baseball yung training niya, and then going back na biglang ganun after 5 games 55 points kaagad yung training na ginamit niya. Syempre konti pa lang yun, saglit pa lang yun, parang i-convert from baseball physique to basketball.
napakalaking bagay nung part nung career ni MJ yung talagang magaling si ano si Tim Grover. And to think actually, nabilib ako kay Tim Grover doon dahil sa doon sa akala ko lang diba? Dahil trainer siya ni MJ ganun. This yung in-analyze niya or in-explain niya yung mga ginagawa niya for MJ. Siya talaga yung one of the pioneers sa training na talagang sport-specific. Hindi lang talaga conditioning and mga muscles. Talagang may target talaga muscles for basketball or baseball, ganun. Tapos na-justify with that training kay MJ. Kaya nga, sino mga kumuha sa kanya? Kobe Bryant, si... Dwayne Wade, yeah. Diba? Yun. Alan Houston yung career year ni Alan Houston nag-train siya kay ano Tim Grover. Oh, kaya malupit pala talaga. Pero nakakatawa yung itsura ni Tim Grover nung araw eh. Balbon. Pag naka-short siya, puro buhok yung hita eh. Pero pag titignan mo ngayon yung sa interview niya, parang ano eh, angas eh. Angas na angas eh. Parang action star nga eh, Tim Grover. Parang action star nga eh. Ay, going back to the marches, oh. This was the yung comeback season. Ito yung 72-10. Nag-agree ba kayo na ito yung greatest Chicago Bull team or the greatest team ever assembled? Sino muna? Ikaw muna, Sean. Ako muna? Greatest team ever assembled? Mahirap yan eh. Siguro, yes. But I have an unpopular opinion which I share with many others. The 2018 Warriors team. Steph, Klay, Draymond, Kevin, they will beat the 72-10 Bulls. That's just my opinion. At hindi lang ano ah, hindi lang mananalo ah, karne, katay. But I'm gonna go back. 72-10 Bulls, malakas because bagay eh. Bagay eh. You have the greatest scorer in Jordan. You have the greatest two-way player in Pippen. The greatest rebounder at the time in Rodman. The greatest three-point percentage shooter in Steve Kerr. The greatest player outside of America in Kukoc. And a very dependable Ron Harper. May mga burel ka pa na tough as nails. So, malakas. Pero, greatest team ha? Warriors na 2018. But that's just... Alam mo, kailangan natin gawa ng video yun eh. Yung Warriors versus 2018 Warriors versus ano eh. Defend mo na. Test pa lang. Malulunod. Defend mo na. Hindi. Sa akin, syempre, ano eh, there's no doubt na greatest team in terms of parang what they have accomplished. Kasi, ang dami nga nagsasabi eh, tinalo ng Warriors na wala pa si Kevin Durant noon, yung 72-10, di ba? Pero hindi naman sila nag-champion. So, yun na yun. It ain't nothing without the ring, di ba? Parang, sinabi yun sa Bulls eh, nung time na ginagawa nila yung 72-10 na yun. Lumabas yun eh, na parang it ain't nothing without... T-shirt pa yun. Without the ring, kung walang ring. Oh. So, pinatunayan nila. Maganda sana if they capped it off by sweeping the Seattle Supersonic. Kaso nga lang, ayun na, natawa ko kay ano dito eh, kay The Glove eh. At si Jordan, tumatawa din eh. Yung pinanood niya yung interview with The Glove. Kasi in-interview si, ano, di ba, si Gary Payton na parang 3-0 sila, down 3-0 sila, tapos nag-away daw sila ni coach nila. Ano ang pangalan ng coach ng Seattle? Coach Carl. Oh, Carl George. Ayun, na parang gusto niyang i-take si Michael Jordan kasi nga, game 1-2-3, kailangan daw ni George Carl ng scoring. Kaya hindi niya ayaw niyang mag-sacrifice na mapagod si, ano, si The Glove kay MJ. So parang kailangan ko ng scoring mo kaya ayaw. Eh sabi niya, wala akong pakialam, I'll take MJ sa game 4. Eh nagkataon nanalo sila. Nanalo sila ng time na yun. Para kung gaano ka swerte si Gary Payton, ganoon naman ka alat ni MJ. So parang nung pinanood kay MJ yung interview niya, tawa-tawa siya na parang it has nothing to do with The Glove. Sabi niya, hindi daw dahil na-stop siya, meron siyang inikinda nung time na yun. Kasi nga, going back dun sa, ano yun, parang pinalabas nga dun na parang, ito, nasa finals na siya. First time niyang nasa finals na wala na yung tatay niya. So parang medyo emotional na naman yung time na yun. So I don't know how true is ako? That. Ikaw, anong feel mo dun?
ako yung ano ka dyan, talagang pinakita rin yung gano'ng kaayo, hindi mo mapapa-admit si MJ na naka-affect si Peyton sa kanya. Hindi amin talaga yun. Pero Sean, tingin mo may effect, ano, may effect si Peyton nung binantayan niya si MJ nun? Kahit sinong bantayan ni Peyton, ma-affect ang laro mo eh. One of the peskiest defenders eh. Ang nickname na The Glove is for a reason eh. At if Peyton disrupts basketball plays, di ba? Jordan loves to go right, he will make Jordan go left. Alam ni Peyton ang triangle, pwede niya i-disrupt yun. Yung unang entry pass na nasa ilalim, bibigay muna ni Peyton sa dapat wing muna. Nababase ni Peyton yan. Pero hindi aaminin ni Jordan yan. Pero I'm convinced na somehow affected ang playmaking ni Jordan ni Peyton. Oh, I mean, definitely parang Gary Payton is one of the best, di ba, defender of all time, di ba? Siya lang at si MJ ang nanalo na guard na all na defensive player of the year. Dalawa lang sila ni MJ ang nanalo nun. So, para sa akin, pero, I mean, hindi naman sinabi doon na he could stop MJ. Parang, he could disrupt, papagurin lang niya talaga. Pwede. Pwede talagang, maaaring totoo. Kasi, kaso nga lang, knowing MJ, next game, tinapos niya na. Tinapos na yung game. Pero it would have been nice kung talaga na-sweep nila. Kasi halos lahat sweep eh. Except yung sa Charlotte eh. So yun lang yung ano ko doon. Pero para sa akin, best team ever. Yes. Yes. Kasi nga, 72 wins plus the ring. So what more can you ask for? Para unless... So Manuel, tingin mo kung naglaban yung Warriors na sinasabi ni Sean versus... that year na Bulls, sino man nanalo? Well, sabi ko nga, para sa isang video to, pero sagutin ko ng konti, depende yan kung anong rules. Depends on the rules. Kasi syempre, iba na yung rules. Nung old rules, okay. Malamang makarne lang itong mga Golden State pag old rules. Ngayon, new rules, mahirap sabihin. Kasi, di ba, inano ko na yan eh, kinompare ko na yan eh, sinong tatao kay Durant? Malamang si Scottie Pippen ang tatao kay Durant. Ang tatao kay Klay Thompson, sabihin mo nang si MJ. Ang tatao kay Steph Curry, si Ron Harper, which is hindi naman ganun kasama na defender, di ba? Tapos, wala na, tapos sila. Tapos si Draymond Green, nandiyan si Rodman. Rodman. So medyo match yan. Ngayon, kung magiging 3-point shooting contest, kung paano yung Bulls noon, tapos paano yung Golden State ngayon, syempre papaulanan talaga ng Golden State yung Bulls. Pero given the situation, I'm sure kung naglalaro yung Bulls team na yun sa era ngayon, they would have adjusted to make threes. Diba? Yeah. So, mahirap. Depende talaga yan kung anong irang rules yung gagamitin mo. Diba? Pero I wouldn't say na parang lalampasuhin ng Golden State yung Chicago in any of the rules. Ha? Pero sigurado ko na pag rules ng 90s, walang kakainin ng Golden State. Titira-tirahin lang nila lahat yun. Wala. Hawak-hawakan, hand-check lang lahat yun. Wala na. Mahirapan na sila. Lalo na yung ganung kadikit na depensa, yung talagang face-up na hand-check pa, mahirapan. Diyan magta-tribe si Curry. Dahil titira ng malayo. Hindi. Yung digitan, pilay lahat yung kay Curry. Anyway, it's a very interesting conversation. Kailangan natin gawa na isang video yan. Ron Harper na dikit, pilay kay Curry yan. Bakit pilay? Taka lang, hindi ko lang malaman. Ba't pilay? Pullback, snatchback, behind the back, crossover. Ankle breaker. Wala sa speed ni Curry. Napakadaling pilayan nun, pag dikit. Anyway. Another video for another day. Maganda yan, iba yan, no? Magandang ano yan. So here, tapusin ko with the episode 8. Hindi ko na banggit kanina is another takeaway in this episode is nakita ko rin dito yung how Jordan thrives on making stories in his mind. Piggyback rin to sa episode 7 eh. Kay si BJ Armstrong, sorry.
Saka yung isang player na isang game na binanggit doon. Oh, anong pangalan na? Sinabi lang siya ng nice game, MJ. Oh. Di pala sinabi talaga, pero minahinset niya. Minahinset niya. Thing with the Magic. Oh. 1 year niyang nilagay sa utak niya yun, tas to push himself. Oh. So, that's what really, I feel like mga alphas talaga, they don't let go until they overcome that ano obstacle. That's another takeaway that I had with this episode. Okay, so, guys. Oh, yun, yun lang. Sa akin, yun nga. Si MJ, talagang, ano eh, nakakatawa going back dun sa kwento mo. La Bradford Smith ba yung pangalan nun? Yung that, alam ko yun yata, La Bradford Smith, na gumawa lang 37 points boom game. Tapos, ang sinabi ni Jordan, sinabihan daw siya na nice game, Mike. Ginanon daw siya eh. So, back-to-back game na sila yung magkalaban. Kinabukasan, sinabi daw ni Jordan, I will get his points in the first half. First half, 36 points. Talaga nga. Kinarami. Yung actually, ito lang yung gusto ko kay MJ. Kung ano yung sinasabi niya, ginagawa niya talaga eh. Parang sa ngayon ha, parang wala na akong nakikita player na, iba na kasi yung style ng laro eh, na parang wala nang ganun eh. Yung tipong, yung iisa-isahin niya yung galaw niya sa harap mo, yung ganung kababastos, ganung klaseng pababastos yung gagawin sa'yo. Diba? Yung parang, I will be oh, parang sasabi, parang sila Larry Bird, diba? Ibang klase mag-ano nun, parang yung championship niya dati sa three-point shootout, diba? Who's gonna be second place? Diba? So, yung left-hand game. Oo, oh, left-hand oh, left game. Grabe yun, grabe yun. Pero sayang nga sa akin, ganun pa rin eh. And the last takeaway before the episode 8. Greatness never leaves you. Great people, the alphas of the alphas, take losing personally. Matatalo yan. Pero may mga nuggets of victories na very significant. Yung unti-unting pagbabalik ni Jordan. The double nickel games sa Knicks. Successful movie. The Orlando elimination. Sige, bigay na natin. Pero the next season, best regular season of the time. Championship pa against the napakalakas na Sonics. So, greatness does not leave you. Minsan, the body is not cooperative, but the spirit is very much willing. At yan ang tatak ng Alpha. Teka lang, nabanggit mo siya, no, na, di ba sabi mo, the greatest team during that time, yung Seattle. Ang dami kasi nagsasabi at that time na parang lopsided daw yung match, na parang Seattle daw wala naman talaga, hindi naman talaga malakas na team. Pero hindi nila na-realize kung gaano talaga kalakas yung Seattle nung time na yun. Malakas talaga sila. Malakas talaga. Matindi. Kumpleto sila eh. Okay rin bench nila eh. Oh. Ang maganda sa kanila, wala silang superstar parang Sean Kemp and Gary Payton, pero wala silang parang up to MJ level, 'di ba? Yung mga ganun. Pero ang lupit nung chemistry ng team nila. Ang galing, ang lakas nila. Ang lakas nila. Hersey Hawkins, di ba? Detlef Schrempf. Perkins. Ano yan? Perkins. Sam Perkins, na ka-teammate ni Jordan nung college. Di ba? So, hindi ganun kadali yung Seattle Supersonics, no? Na parang, feeling ko, kunyari, wala ang Bulls kahit sinong team sa East na lumaban sa kanila. Sa tingin ko, kakarnihin ng Seattle. Ayun. So, meron pa ba tayong nakalimutan? Mukhang okay na yun, eh, no? Word of the day, karne. Karne. Kinarne ng mga Bulls. Karne ng Bulls. Anyway guys, so medyo malapit-lapit na tayong matapos. So, dalawang episode na lang next Monday. Ito na yun. Yun na yung ending. No? Alam ko yung may mga link dyan. Walang episode 9 and 10. So talagang bilitin. Lahat tayo mag-aabang talaga ng 9 and 10. Yung mga may link, walang mapapanood. So, excited na excited ako. Paano ba ito mag-ending? Madi-disappoint ba ako? Kasi medyo maganda yung hype eh. Ewan ko, para sa akin. Sana mag-champion. Sana manalo, Bulls. Ayun. So again, maraming salamat ulit sa ating mga special guests, Marches and Sean. Thank you at sumusuporta kayo sa Lifestyle and Sneakers. Any parting words? Marches, ko na. Guys, ito. Tapos na episode 8. 2 more episodes. Exciting. Against Indiana Pacers, so one of the best teams during that time, Ren. So, we hope you like our reactions. And okay lang, mga disagreements.
sulat nyo lang sa comments, guys. Yun. Sean? Yes, kung kayo ay nanonood ng reaction videos namin dito at hindi kayo nanonood ng Last Dance mismo, I'll have you know, may mga link, di ba? Humingi lang kayo sa mga kaibigan nyo. May mga link pare sa Facebook, hindi nyo kailangan ng Netflix account, di ba? Pero, hindi legal yun, pero everything is free on the internet. Kailangan nyo panoorin eh, ang daming mapupulot, very educational kahit hindi nyo era. At isa pang payo, mag-iingat kayo kung sa tingin nyo kailangan nyo na magpagupit at may clippers kayo, subukan nyo guys, it's character building. Try nyo lang. Nagpagupit ka na ba, Sean? Kayo, nakakap kayo. Oo! Ako, kumakapal. Dalawang beses na. Ako, sarili ko rin to. Talaga? Yeah. Sarili nyo lang rin? Ako hindi, meron akong kaibigan na barbero na gugupit eh. So, nakatawag na ako last month, ngayon hindi pa, mukhang kailangan ko na rin. Anyway guys, maraming salamat ulit. Sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. This is the Last Dance Episode 8 discussion or commentary naming tatlo. Wala si Rai ngayon, so hopefully next week nandito na siya. Tapos guys, nga pala, kung hindi pa kayo nakakapag-bid sa Celebrity Sneaker Auction, check out nyo yung Facebook page ni Carlo Ople. Nandun lahat ng mga sneakers. Meron kayong 24 hours to bid from the time na pinost ni Carlo yung mga sneakers. So sana tumulong tayo, no? At mag-bid, pataasin natin yung mga presyo ng mga sneakers para mas marami tayong mga matulungan na frontliners. Yun lang. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channels, all of our channels, please do us a favor by clicking the subscribe button down below. Follow us on all our social media accounts. Until next time.